Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng Salita ng Diyos, The Book of 1 Peter, chapter 2, verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Connected to Israel, connected to the blessing. At napakaganda po na maunawaan natin ano ba yung kaugnayan ng bayang Israel sa ating pong mga believers ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Actually, itong 1 Peter chapter 2 verse 9, kung pag-aaralan nyo po, itong pagkatawag sa atin ngayon bilang church ay kapareho po ng pagkatawag niya sa bayan ng Israel. At yan po ipapaliwanag ko ngayon. Ano po? Sabi po rito sa Deuteronomy chapter 7, verses 6 hanggang 9, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo ililigtas sa kamay ng paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Pansinin niyo po, no? Ang Old Testament, historia ng mga Hudyo. Kaya nga po ako, no, ako'y bago pa lamang sa Panginoon. Nagtataka ako bakit ko pag-aaralan yung history ng mga Hudyo. Ano po? Pero makikita po natin sa history ng Israel kung paano tayo naiugnay ng Diyos sa blessing. Ano po? Kaya katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung pangako ng Diyos sa Israel, halos pareho po ng pangako ng Diyos sa ating mga believers ng Panginoong Hesukristo. At yan po ang pinagtsatsagang ipaliwanag po ni San Pablo, ano po, lalong-lalo na po sa Book of Romans, ano po. At ganun din po naman si Apostle Peter, dito po sa binanggit nating verse kanina sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Kadalasan po, pag binasa niyo po ang Biblia, may binabanggit si San Pablo na kaugnayan natin sa bayang Israel. Kaya yung Romans chapter 9 at saka yung chapter 11, marami po nakaka-misinterpret niyan eh. Akala nila, ang Diyos ay pumipili ng tao. Ano po? Kung sino yung kanyang ililigtas at hindi ililigtas. Pero ang pinag-uusapan po sa Romans chapter 9 and Romans 11 ay yung pong bayan ng Israel, kung paano sila pinili ng Diyos. At yan nga po yung binasa ko sa inyo kanina sa Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 9. Sila'y pinili ng Diyos. Bakit po? Dahil sila po yung lahing kung saan daadaan ng ating Panginoong Hesukristo. Doon po padadaanin ng Diyos ang Messiah sa bayan po ng Israel. Kaya napaka-special po ng Israel. Ano po? Israel was chosen because of Christ. Malinaw po sa Bible yan. Ano po? Dahil po sa pamamagitan po ng seed ni Abraham. Ano po? Ang tinutukoy pong seed ni Abraham ay ang Panginoong Jesus. Sa Galatians chapter 3 verse 16 ay doon po pinagpala ang bayang Israel. Ano po? At ang bayang Israel po, pinili yan ng Diyos. Walang duda po yan. Ano po, pinili yan po ng Diyos. At hindi po mababago yung pagkapili ng Diyos, ano po, sa bayan ng Israel. Dahil dun po padadaanin ang Mesiyas. Sabi po sa Romans chapter 9, verse 5. Ano po, kaya kung titignan po ninyo, ang sentro pa rin ng mensahe ng tawag ng Diyos sa bayan ng Israel ay ang Panginoong Jesus. Kaya kung mapapansin nyo sa Old Testament po, napakahigpit ng Diyos sa bayan ng Israel. Ano po, maging yung kanilang mga diet, ano po, may mga kautusan po doon. At marami po silang mga ceremonial laws. Ano po, bakit po ganun ang Diyos sa bayan ng Israel? Kasi nga po sila'y kakaibang bansa. Doon sa pamamagitan po ng bayan ng Israel, doon po dadaan
yung lahi po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Bagamat ang Panginoong Hesus naman ay supernaturally ipinanganak, ano po? Kita po ninyo na yung lineage o yung pinanggalingang bansa, ano po, ay ang Israel. Kaya alam nyo, babalik pa rin tayo sa covenant ng Lord kay Abraham. Naalala nyo po sa pag-aaral natin sa Genesis chapter 12 verses 2 and 3 at Genesis 17 verse 7, binless ng Lord si Abraham at siya'y magiging blessing sa lahat ng bansa. Kaya tayong nanalig ngayon sa Panginoong Hesus, connected tayo doon po sa blessing. Yun po ang sinasabi ng Galatians chapter 3 verse 14. Kumbaga, makikita ninyo ngayon, tayo yung tinutukoy na sanga na naidugtong, ano po, sa Israel, sabi sa Romans chapter 11 verse 17. Kaya kung ano yung blessing na meron po sa Israel, nararanasan nating mga hintil ngayon, ano po. Kaya maintindihan nyo na pag nagbabasa po kayo ng Old Testament, kailangan pag-aralan po natin yung history ng mga Hudyo para makita natin bakit sila pinili ng Diyos. Pinili sila dahil sa Panginoong Hesukristo at tayo naman na iugnay sa Israel sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ngayon tinatamasa natin yung pong mga pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Kaya yan po ang tamang pag-interpret ng Romans chapter 9 and 11. Ano po, pumili ang Diyos ng bansa. Dahil yung bansang yon ay kanyang minahal dahil sa kanyang kasunduan kay Abraham. Ano po sa Genesis chapter 12 verses 2 and 3. Ngayon, ano po ang inaasahan ng Diyos na sa atin mga believers ngayon? Ano po? Tayo po yung spiritual Israel. Pansinin niyo po doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Basahin ko po sa English Bible. Ano po? You are a chosen nation, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kung ano yung pinangako ng Diyos sa Israel, biruin nyo, napakapalad natin. Hindi naman tayo talaga physically lahi ni Abraham, pero dahil sa ating pananalig sa Panginoong Hesukristo, tinawag tayong chosen nation, priesthood, a royal priesthood, holy nation, people belonging to God. At kung paano iniligtas ng Diyos yung bayang Israel, ganun din tayo ngayong mga nanalig sa Panginoong Hesukristo. Kaya alam nyo po, tayo yung chosen and treasured possession ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ganyan tayo tinitingnan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po yung spiritual Israel. So since we are connected to the blessing, ma-experience na po natin ngayon yung promises ng Diyos. Ano po, dati-dati po, nung tayo hiwalay pa kay Kristo, ang buhay ng tao po, sabi nga, ay walang pag-asa. Dahil siya'y hindi nakaugnay sa Diyos. Yung po sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 12 to 13. Pero dahil tayo nakaugnay na sa Panginoong Hesukristo, lahat ng pangako ng Panginoong ay pwede nating tamasahin ngayon. Ano po? At yan din ang sinasabi ng Galatians chapter 3 verse 14, yung blessing tumuloy sa mga Gentiles dahil po sa Panginoong Hesukristo. Kaya alam niyo po, in Christ, ano po, all the promises of God are yes and amen. Yun yung lagi kong binabanggit sa inyo, from Old Testament to New Testament, dahil tayo nasa Panginoong Hesukristo na, kung ano yung pinangako ng Diyos sa bayan ng Israel, at hanggang sa panahon natin ngayon, pwede po nating angkinin. At sa pamamagitan din po ng Panginoong Hesus, dapat maging kabahagi tayo nung kanyang nais o misyon sa mundong ito na maraming bansa pa ang mabless sa pamamagitan niya. Kaya maintindihan nyo kung bakit po kailangan ipangaral ang gospel. Kasi ang gospel po ang nagdadala ng pagpapala sa mga bansa. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!